Nandito po tayo sa eksaktong area kung saan natin inaani. At una itinanim yung ating mais. Sa 3,000 square meter na mais, atin pong babanggitin sa inyo kung ano yung napala natin, ano yung nagawa natin, ano yung nangyari. So tapusin nyo yung video kasi maikli lang po yung video na ito at sasabihin po natin kung ano yung ating mga ginawa. Naging successful ba o hindi. Papakita po natin sa huling part ng video na to yung pag-harvest at saka kung ilan yung kilo na ating nakuha sa ating huling mais na siguro 2 linggo pa lang natin na-harvest. So napaka ganda po na at masaya ako na ibalita sa inyo na yung ating zero tillage hindi na natin siya inararo bago tinamnan. Pagka-ani ng ating mais, sinunog po natin yung mga natirang stalks o yung mga kahoy, yung mga natira sa mais, then pinatamnan po natin. So ang ginawa po natin, pagkatapos na may tanim, pinatubigan po muna natin bago tamnan. So pinatubigan natin after 5 days, pinatamnan natin, then pagkatapos matanim, inabonohan natin, siguro 1 day lang nakalipas, pinatubigan natin at ang ganda po ng tubo ng mais. Then, ang iniba lang po natin sa una nating procedure, nung una gumapit tayo ng Viking ship urea, yung sa Yara, yung Viking blue, no? Pero yung sumunod, gumamit tayo ng harvester na fertilizer. Pero the same pa rin na gumamit tayo ng winner kasi napansin ko sa winner na walang bungi-bungi yung ating mais. At alam nyo, konti lang po yung naging diferensya ng ani natin. So, mas gusto ko pa rin yung Viking ship kasi medyo mas marami yung aking ani doon. So, dito sa 3,000 square meter, sa last ng video, ipapakita ko sa inyo yung listahan ng timbang ng ating inani. Sa 3,000 square meter, masaya po ako dahil ako'y umani ng mahigit 3 tons sa 3,000 square meter. Malalaki po yung naging bunga ng ating mais at makapal po yung ating mais. Ang ginawa po natin dito ay nagpatubig tayo dahil mainit nung tinanim natin siya nung March 22. Every week, nagpapatubig po tayo. So, siguro sabihin na natin na 6 na patubig tayo dito bago dumating yung pag-ulan. So napakaganda. More than 100 days po nung inani yung ating mais. Kaya napakasiksik, napakabigat po ng ating mais. So may recommend ko po na hintayin nyo po yung maturity period. Kung 100 days, medyo dagdagan nyo ng konti, 105 days bago nyo anihin para mas maganda po ang inyong mais. At huwag nyong kalimutan na gumamit ng ating mga nire-recommendang foliar fertilizer. Sulit po, napakasulit ng paggamit ng ANAA, Power Grower, Heavyweight at nung Bibitol. At huwag nyong kalimutan, para makapit ang inyong pang-spray, gumamit po tayo ng Silhouette. So, until sa susunod o sa susunod na pagtaniman po ng mais, papakita ulit po natin at susubukan po ulit natin, gagawin po ulit natin yung ating mga ginawa na para yung dream natin na ma-achieve yung 16 tons, hindi ko pa nakuha. So, gusto ko na sa susunod, tataniman natin 1 hektaryang mais dahil gusto ko na makuha yung 16 tons na ani sa 1 hektarya. So, sa mga nagtatanim, umaani na ng mais, patuloy po tayo sa pagtatanim ng mais. Maganda po ang presyo ng mais ngayon. At sa balita ko, ngayong 2022 hanggang 2023, hindi bababa ang presyo ng mais. Para kung kayo hindi nagtagumpay, ulit po tayo at subukan nyo po yung ating procedure ng pagtatanim, pag-abono, pag-spray ng foliar at lahat na para masubukan nyo rin po yung ating nagawa at na experience po. Malaki po ang kita sa mais. So good luck po! Panoorin nyo po yung ating video ng pag-harvest para makita nyo po yung katunayan na umani tayo ng mahigit na 3 tons sa 3,000
square meter. Good luck po!